Hello po sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? Ngayon, magluto tayo ng ginitang langka with baboy and hipon. Ang gagamitin natin na langka ay yung nasa lata kasi walang mabilang dito na fresh. Tara po at samahan niyo ako magluto. Lulutuin ko muna po yung hipon sa butter or sa margarine. Optional lang po ito. Meron naman po tayong kanya-kanyang style sa pagluto. Ito po yung aking style or aking version. Ilagay na po natin ang ating hipon. Lagyan po natin ng salt and pepper or shokosyo. Bali po pag nag-orange or namulo na yung isang side, babalik rin lang po natin. Mga 2 to 3 minutes ko lang itong niluto kasi ilalagay pa naman natin sa langka. So, huwag natin siyang i-overcook dahil titigas ang ating hipon. Aside muna natin ang ating hipon. Yung pinanggisa natin ng hipon, hindi lang natin gagamitin. Ilagay natin ating luya. Isunod natin ang ating sibuyas. Ang ating bawang. Isunod na po natin ang ating karneng baboy. Ito pong nabili namin na baboy na may balat. Nabili po namin ito sa Brazilian store. Kasi yung mga binibenta sa mga supermarket, wala na pong mga balat dito. Sasangkutsa lang natin yung karne or ikigisa. Lalagyan natin ng patis, pampalasa. Or pwede rin pala po lagyan ng alamang kung meron kayo. Or kung ayaw nyo, pwede pong asin na lang, ganun. Ito po pala yung aking gagamitin na langka at saka yung ating gata, mga nasa lata. Bali, ang nagamit ko ay 2 lata ng langka at saka 1 lata ng gata. Brown na o luto ng ating karne, pwede natin ilagay yung langka. Ito na pala siya guys, hiniwa-hiwa. Ilagay ko na siya na buo na ganyan. Lagyan natin ng tubig. Medyo po wala ng tubig o sabaw, pwede na po natin isunod yung ating gata.
pag tinakpan nyo guys, silip-silipin nyo rin po. Kasi baka mamaya natutuyuan na pala o nasusunog na pala, hindi natin namamalayan, di ba? Sana natin guys, i-adjust na natin yung lasa. Ako nilagyan ko ng salt and pepper. Lagyan natin ng isang kusyaritang asukal para magbalanse yung lasa niya. Natin kung okay na yung lasa. Sa akin guys, saktong-sakto na. Tinakpan ko ulit guys kasi gusto ko yung medyo maglalangis-langis na siya. The best yun guys. Meron namang mga gusto nyo yung masabaw-sabaw. Nasa inyo po yan kung gusto nyo yung ganun. Pero ako guys, hanggang maglangis tong ating langka. Kita nyo guys, kahit hindi mo na siya hiwa-hiwa ng pino or maliliit, kusa naman siyang nalalaga sa pagkabuo niya. Ilagay natin ang ating hipon. Ayan na guys, naglalangis-langis na po yung ating gata. Siyempre, ang ating sili, pero optional lang po ito uli. Since naluto naman natin yung hipon kanina, mga 1 to 2 minutes ko lang ito ulit lulutuin. And then, patayin natin po yung apoy. Ayan, luto na po ang ating ginataang langka with baboy na may hipon. Guys, itry niyo po ito. Ang sarap, sobrang sarap. Kahit po nasa lata, para talaga din siyang fresh. Caring-caring na po, pwedeng-pwede. Kaya sa mga katulad ko na nagkikrib sa ginataang langka pero walang fresh na langka, pwede po natin itong gamitin itong nasa lata. Sana po nagustuhan nyo ang ating ulam for today. At sana po subukan nyo ito. Hindi kayo magsisi, promise. Ang sarap. Maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga hindi po nakakapag-subscribe. Please po guys, pa-subscribe po ng channel ko. Salamat!